shot. Let's start the year right. New video na kagad. Tulad ng sabi ko sa previous video, dadamihan ko na yung content and shorter edits para hindi ma-stop. For this episode, I'm reviewing the Rockbros Cycling Photochromic Sunglasses. Stopover din sa missing link, may pinagwalang, and konting silip sa mga bagong dating na groups. Yung board dyan eh. Hindi ko pasok niyo, ato kayo. Unboxing muna tayo. Actually, nabuksan ko na yan. So yun, merong hard case, merong soft cover, merong pang myopic something. Lens cleaner. I got this for around 700 pesos. You could get it cheaper sa Lazada or sa Shopee. Photochromic lenses are eyeglass lenses that are clear or nearly clear indoors and then darken automatically when exposed to sunlight. Pwede rin siyang tawagin na light adaptive lenses, transition lenses, or variable tint lenses. Comes with a hard case and medyo malaki yung hard case. Mahirap i-kasya naman. Malaki. Kasya sa feed bag. Kasya sa top tube bag, pero parang yun na yun. So, soft cover na lang. Ito naman yung luma kong shades. Regular shades lang, medyo madilim. It's a Rock Rider galing Decathlon. Rock Rider. Okay naman siya. Madilim. Yun nga lang. Yun nga lang gasgas na. Needed a new one. Nasulit ko naman. Gamit ko rin siya ng matagal. Yung reason din kung bakit naganap ako ng shades kasi I need better eye protection. Napansin ng pinsan ko na opta na parang may pugitaw sa mata. Kailangan ko pa rin pa-check up, pero sinabi niya sa akin kailangan ko na daw i-protect yung mata ko from UV rays, dust, etc. Okay, quick Google search lang. You need to protect your eyes from bugs and road dirt. And then, yun, sun, syempre, UV rays. And then, the weather, yung wind, kumahangin, or mabilis yung takbo mo. And last, protection sa rain. And minsan, yung rainwater, may halong debris or dumi. Okay, segue muna. Ito pala yung new project ko. Bumuo ako ng isang old school na Surly Ogre. And common issue sa ganitong dropout, nagsislip yung rear wheel. Kahit gano'ng makapiit ng QR, gumagalaw pa rin. Dumaan na lang din ako ng missing link. Nagbakasakali na meron silang lunas. Gamot. So yun, sumamba ako na meron sila. And yung nakuha ko ay monkey nut V2. Iba-ibang klaseng monkey nuts. Depende kung ano yung akma sa frame. Yung isang option din, yung tug nut. Pero hindi available. Siguro pag gumalaw pa, nag-slip pa ulit. Tsaka na ako maghanap. Lalaban ba kung, pwede na ba kung 42 lagay ko dito? Kaya ba? Kaya? Nakalang ba ito? Oh, pwede yan. 42? Hmm. Or kaya pa kaya 46? Titignan ko yung tingin ko magano tayo ng kaderno, maghaba. Oh, maghaba. Kasi nasa... Ano sagad na ito eh. Hindi, yung ano mo, yung RD mo, yung naka-stretch na eh. Medyo kawawa nga yung RD.
parang masaya din na merong disc brake correction wrench. Lalang. Parang maganda lang meron. Minsan kasi align ng align yung rotor mismo, yung baloktot. Wala lang. It would be kinda handy to have. Okay, sneak peek lang tayo ng mga Brooks. Brooks, England. Anyway, kilala yung Brooks dahil sa kanya ng mga upuan and marami okay, silang iba-ibang products. Nasa 2.9 po. 2.9. Brooks. Waterproof. Oh, waterproof. 100%. Nakasealed yung, ano, yung mga zipper. Handlebar pa. Ang formahan eh. Ilang liters to? Volume 3. 3 liters. 3 liters. Ah, may knife? Oo, oh, sa loob. Pabi lang sa dito. Matalas yung knife na. Meron kang bukas na? Wala. Wala. Ganda, may leather pa oh. Talaga may knife? Parang ipleto na. Yeah, mukhang maganda. Medyo mabigat lang. Pero maganda siyang gift. If ever. Nakaka-premium. Pero maganda yung ano ah. May chain cutter. May neck salo. Ang talas ng neck niya eh. Pinangkap ko lang ba? 17 special. Cambium. Ito siya. Kung may hilig ka sa silver. Yan mga kapatner. Mm. Silver black. Tapos yung black no. Pati yung rivet niya silver. Ay nakasulat. C7. Uy. Copper edition. Yan. Copper yung likod. Brooks, tapos yung rivets niya is C17 na copper din. Ganun pa rin, 60 degrees yung riding position pag C17. Depende na lang dun sa rider, ano, sasakay kung trip niya yung ganito. Ito yung beselo sa Brooks namin. Yung mga... yan! C17 na, ano, mas malambot to. Mas may bestseller. Siya. Bestseller. Oh. C17. Mas malambot yan kasi may butas. Ganun ba? Magkano yan? SRP? 6,000? 6,000. Yung black natural, yung kanina, ano naman yun, nasa 7,7. Natatakot lang sumut yung balls dyan eh. Hindi ko pasok niya, pasok yun dyan. Parang naiilang lang ako eh. Naiilang pag naiilang lang. Pero yan. Malambot yan oh. Nag-nice. Ganun din. 60 degree pa rin. So yun yung isip. Seat post, seat bag? Hindi, saddle. Saddle bag. Sa mismong Brooks na ano. Mm-hmm. Pag naka-Brooks saddle ka, yung sa likod niya yung sabitan, ito mas na yun. Sakto, no? Sakto yan, nasa ito yung leather. Yan, authentic leather yan. 5,000. Ito yung honey brown. 5,000. Then ito yung dark tan. Okay. Thanks, Alan. Salamat. Okay, tapos na yung segue. Balik na tayo sa shades. So, tinest ko medyo late na and parang wala nang effect. Kailangan ko shade test na medyo maaraw. Pero yung maganda din, kahit madilim na, suot ko pa rin yung glasses. Protected pa rin yung eyes ko. Kung regular shades gamit ko, masyado na tong madilim. Alright. Dali lang. Ma-vlog pa ko. Okay. Kaya nilagay na rin sa kabila. So far, so good. Hopefully. Parang hindi naman gumalaw. Baka may e-bike, may skateboard. Thank you. Baka. Guest of the day. Saya. Pakatapos ko lang mag-vlog ni Arte. Ay, kanugon. Oo. Sige lang. Kape. Amo ni galing Bellman. Picture rental. Ito pala si G. Kababayan ko from Iloilo. And dati siyang barista ng Celeste Cafe dito sa Circolo Verde. Nashoot ko na siya before doing latte art. Okay man, kulbaan lang subong. And ito yung usual spot niya for coffee outside. Sino-showcase niya yung mga products na binibenta niya, including that Bellman portable steamer and then yung mga barista space products. Thank you! Halong-halong! Cheers! Hindi ako makabig. So yan,
putok na yung araw. May araw ng konti. And lalabas tayo. Nag-change ba? Parang nag-change naman. Kaya lumabas, hindi ko masyadong feel. Hindi rin masyadong mainit na mainit. Meron pang konting clouds. Pero, wait lang. Okay, hindi ko masyadong feel. Parang nag-dark feeling naman ko parang ng konti. Mabagal yung transition. Hindi ko alam kung ano yung tsura ng lens ngayon. Kung nag-dark nga ba. There's some shade. Instant I wonder kung ngayon na nakasubok ng transition lens or photochromic na lens. And wala akong reference kung mabagal to, mabilis. Just darken ng konti. It's like na mabagal. And then here's what it looks like. Content. Merong konting difference sa tint. Meron parang dumilim naman ng slight. And yan, against the sun ako, and nasisilawan ako. Makes me think na yung lumang shades mas effective. Ano ba yung... So, ewan ko kung anong eye protection ano yung nabibigay sa akin. Nakaka-protect ba akong dark na kagad? Napapaisip ako kung mas effective mas ba yung ba higher end. And sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung nabablock talaga yung UV rays. Actual test kung meron bang, curious ako kung meron nag-test ng lens na to under a spectrometer or something. Naisip ko rin, mas better ba yung polarized? I don't know. Na shades for protection. Basically, wala akong masyadong alam eh. Wala. Maraming lang thoughts. Maraming thoughts kasi medyo mura lang yung shades. Pero popular naman yung Rockbros na products and parang okay naman yung quality. Yeah. Makes me wonder kung mas okay ba yung Oakley, POC. Medyo allergic na ako sa mahal na shades kasi madalas kung it's either nawawala ako or nauupuan ko, parang ganun. Parang aligned pa rin naman. Not the most accurate way of measuring kung aligned. Parang wala namang, yun, parang di naman tumatama yung rotor. Medyo sabik lang ako mag-test ride. Balitaan ko na lang kayo kung makapag-trail na ako ulit. Okay, parang nag-work naman. Hindi siya ganun kadilim. Yung okay lang sa photochromic lens, laging protected yung mata mo. Kahit hindi masyado maliwanag. Ayan. Laging protected yung mata mo. From dust, from debris, whatever. You know, protected lagi. And versus sa regular shades, pag medyo madilim na tinatanggal, hindi ko kaya mag-drive na medyo madilim eh. Nasusuot ko na to na medyo paggabi na eh. Okay pa rin eh. Testing ulit nung Rock Rider. Mas madilim. Mas nakakaprotect kaya to sa UV rays. Or may difference ba yung mas mahal na lens, mas mahal na shades versus... Actually, nasisilawan pa rin naman ako. Generally speaking, hindi masyadong nakakapag-inayang kung magkasusan yung cheaper na shades versus sa mga high-end na sakit sa bulsa bumili ulit or magpa-replace ng lens. Okay.
supermarket. Ito ngayon, umuulan. Pwede rin consider yung kung hydrophobic yung lens, meaning dumudulas yung tubig pag natatakuan yung lens. One thing to consider. Or pwede ba itong sprayan ng pang hydrophobic na liquid? Ano yun lang? Malab. At least protected yung eyes ko. Yung alam, medyo lumalapo. Napupuno din ng duckweed. Okay, nag-fog. Fog. Comment ko ba yung shades na to? Yeah, maayos naman siya at affordable yung presyo. Abot kaya. Pero I'll try to look for other options pa rin. May duda pa rin ako sa UV protection nito. Maybe, just kung meron akong mahanap na hindi masyadong mahal, na mas okay, I'll still, mahanap pa rin ako. Anyway, yun lang. Thanks for watching. We'll be right back.